Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Matchroom promoter Ed Hearn, ipinagtanggol ang undisputed super middleweight champion na si Saul Canelo Alvarez sa desisyon nitong makipaghiwalay sa PBC Promotions. Kahapon nga lang po ay napabalita na hindi na itutuloy ang 3-fight deal contract na meron ang PBC at kampo ni Canelo dahil sa hindi pagkakasundo sa susunod na makakalaban ni Canelo. Ang impormasyong ibinahagi ni Hearn ay taliwas naman sa mga naglabasang balita kahapon na kesyo nag-offer daw ang PBC kay Canelo ng $55 million para labanan si Benavides at $35 million naman para labanan naman si Jaime Munguia, at ito ay parehas na tinanggihan ni Canelo at ininsist daw di umano na labanan na lamang si Jermall Charlo. Ayon kay Hearn ay ang tanging inoffer daw kay Canelo ay si Jermall Charlo lamang at ito ay sa mababang halaga pa. Dagdag ni Hearn ay sinabihan daw ng PBC si Canelo na hindi na daw masusunod ang napag-usapang bayad sa kanya. Bukod sa bayad mga trops ay isa pang problema dito ay walang garantiya na talagang papalag itong si Jermall Charlo dahil sa mga external issues nito sa buhay. Kaya naman ayaw din itong labanan ni Canelo. Base kasi sa history ng magkapatid na Charlo ay panay excuses ito ng mga injuries at problema nila sa buhay dahilan para maudlot ang laban. At ito ang iniiwasan ni Canelong mangyari dahil gusto niyang manatiling aktibo. Ngayon nga ay under na ulit ng matchroom si Canelo at ipinangako ni Hearn na kaya niyang ibigay sina Edgar Berlanga, Jaime Munguia at David Benavides para labanan ni Canelo. Ang dahilan lang naman daw kasi noon kaya hindi na ikasa ang laban ni Canelo kay Benavides noong mga panahong matchroom pa lamang siya ay ayaw daw ipalaban ng PBC si Benavides under ng ibang promotions at network at gusto nilang masolo ito. Ngunit iba na daw ang kaso ngayon dahil nasa masamang posisyon na ang PBC dahil sa hindi pag-renew ng kontrata ng Showtime Network sa kanila at ngayon nga ay nasa Amazon Prime na sila. Ngayong nasa poder na ni Hearn si Canelo ay masasabi natin na pupwede pa rin ang dream fight ng Canelo versus Benavides fight dahil ito sa impluensya ni Hearn sa mga taga Saudi Arabia na tiyak na makakatulong sa pag-finance ng laban na ito. Sa ngayon ay ang top contender sa super middleweight division na sina Edgar Berlanga at Jaime Munguia ang malapit sa katotohanan na susunod na makakalaban ni Canelo. Dahil sa ngayon ay under na sila ng iisang network which is The Zone. Sa kabilang dako naman po tayo, knockout artist na si Ryan Garcia, kinumpirma na naging okay na ang pagsasamahan nila ng kanyang promoter na si Oscar De La Hoya. Ito po ay sinagot ni Ryan pagtapos ng kanilang press conference sa laban niya kontra sa former undisputed lightweight champion at ngayon nga ay WBC junior welterweight champion Devin Haney, nagaganapin sa April 20 sa Brooklyn, New York. Habang nagsasalita naman ang isa sa mga member din ng Golden Boy Promotions na si Boxing Hall of Famer Bernard Hopkins, ay ininterap ito ni Ryan at ininganyo na ihinto na ang beef sa pagitan nilang dalawa at sumagot naman si Hopkins na wala naman siyang beef against Ryan. Matatandaan na nagpalitan noon na maaanghang na insulto at salita sina Ryan, Oscar at Hopkins sa social media at kanika nilang interviews. Ngunit ngayon nga ay kinumpirma nila na bati-bati na sila.